Welcome to Daddy's Home TV cooking session. Ngayon, ang lulutuin po natin ay oven-baked pork belly a la Daddy. Ito ang mga kakailanganin natin. Baking foil sheet, dalawa po ang kailangan natin dito. Mga powdered seasoning at herbs. Lemongrass. Spring onions. Minced garlic, garlic and pepper salt, pamintang durog, at onion powder. At syempre, ang ating pork belly. Oras na para timplahan natin yung ating pork belly. Budburan ng garlic pepper salt ang karne ng ating pork belly. Siguro ito yung dry ng karne bago lagyan ito ng seasoning. Maglagay lang ng sapat para lumasa ito. Paglagay din ng black pepper. Magbudbud din ng onion powder para mas maging malasa ito. Ipahit natin ang mga seasoning ng pantay sa ating karne para maging mas malasa ito. Siguraduhin pantay ang pagpahit nito nang manuot ang seasoning sa inyong karne. Ngayon naman, maglagay ng minced garlic sa inyong karne. Ganun din ang gawin nyo. Ipahit ng mabuti ang minced garlic sa inyong karne. Set aside muna ang karne at ihanda ang ating baking foil sheet. Ihanda ang spring onions at gupitin ito ng tig-isang pulgada. Ihanda ang lemongrass at gupitin ito ng tig-isang pulgada. Ayusin ang ating herbs ayon sa laki ng ating pork belly. Ngayon, ilagay na natin ang ating pork belly sa ating baking foil sheet. Ilapat ang karne sa herbs. Malinis na cooking oil sa balat at ipahit ng pantay ito. Itabi muna natin ang ating pork belly at i-preheat natin ang ating oven ng 350 degrees. Ngayon tapos na ang preheat, oras na para lutuin ang ating pork belly. Ngayon, pwede na natin ilagay ang ating pork belly sa loob ng ating oven. Mag-ingat lang tayo para hindi tayo mapaso. Lulutuin natin ito sa tagal ng 2 oras. Pagkalipas ng 2 oras, panandalian natin ilabas ang ating lechon. Mag-ingat lang sa paglabas nito at iwasang tumulo ang mantika ng baboy. Ang kagandahan sa ganitong paraan ng pagluluto ay natural na naluluto ang karne sa sarili niyang mantika. Magugulat ka sa lambot nito at kapit na kapit ang mga pampalasa sa karne. Pairan ng gatas ang balat ng baboy para kumintab ito at magkulay brown. Ilipat ang lechon sa bagong baking foil sheet. Sa paraang ito ay nabawasan natin ang mantika at ang mga nasusunog na herbs. Muli natin lutuin ang lechon sa oras ng 10 minuto.
Ayos na. Ingat lang ulit sa paglabas ng lechon. Naririnig nyo ba yun? Kumukulukulu pa. Tama nyo rin ba kung kano siya naging kaluto ngayon? Ang sarap nito! Makintab na siya at nagkulay brown na. Hindi na ako makapaghintay sa unang kagat. Ihain ang lechon gamit ang maayos na serving board. Ihanda ito kasama ang hoisin sauce, ang tumas, at sukat toyo na may bawang at sibuyas. Ang lutong! Do you like it with sauce? Huh? Do you like it with sauce? No. First bite. Tara, kain na tayo. Makilos yung balat niya. Siyempre, mas masarap to pag may kanin. Masarap din ang lechon sa atsara. Yan ay kung meron ka. Sulap mga clips. At tayo. Dito ko na natapos yung video. Kaya ko na kami. Bye. Malutong na balat. Malambot ang patas naman ang laman. Salamat sa panonood.